Talk Sports! Solid here. Katatapos ko lang manood ng live streaming ng Ronda Pilipinas Stage 9. At bibigyan ko kayo ng konting insights kung ano yung mga nangyari at mga possible na nangyari sa last stage na gagawin bukas sa Vegan. At bago yan, don't forget to like my page and make a comment para naman makareceive kayo ng notification once na nag-upload ako ng bagong video dito sa Facebook. At same time, don't forget my YouTube channel. Paki-like lang and then make a comment, thumbs up like, and then hit the bell and subscribe to my channel at least para pag nag-upload ng mga bagong video sa YouTube, eh makareceive naman kayo ng notification. Ngayon, anong pwedeng mangyari sa stage 10 bukas? No, since na right now, ang nanalo sa stage 9 ay si Kenneth Solis. No, at siyempre, ang ating red jersey as of the moment ay si George O'Connor. And right now, since na isang stage na lang natitira, virtually, champion na si George O'Connor. Pero siyempre, yung stage bukas, it's just a sort of anlang formality ng kanyang pagiging champion. Siyempre, ang do now is ano lang, no? Petix-petix, stay on the front. No? Iwas aksidente para at least may tawid ng grupo o ng Philippine Navy si George O'Connor sa finish line. At para sa ibang team naman, it is actually a big race tomorrow para at least meron silang huling pagkakataon para makakuha ng isang stage dito sa Ronda 2020. At the same time, no, para sa ating mga Philippine Navy right now, titignan nyo, no, sobrang talagang ang tawag nga sa kanila, mamaw daw, mga halimaw. Pero tignan nyo, no, mga sports from rank 1 is individual standing natin is from 1 up to 6, Alahatian State, Philippine Navy. At ang nalaglag lang sa talaga sa top 10 ay si John Paul Morales, pero siya pa rin na may hawak, currently siya may hawak ng green jersey bilang isang sprint king. And right now, kung tignan nyo, no, mula from stage 1 up to stage 3, ang may hawak ng play noon ay ang 7-11, okay? Sila nagdo-dominate at ang ganda ng laro nila, they are playing as a team. Pero after that, from stage 4, no, stage 4, stage 5, stage 6 and 7, yun na, Philippine Navy dominate all those stages, no? At doon mo makikita talaga yung, doon mo masaseparate ang boys from the big boys dahil meron ng mga matitinding climb na dinadaanan. Kaya doon natin nakita yung lakas ng Philippine Navy sa kalahatan ng lahat ng team na naglalaro sa Ronda Pilipinas 2020. And right now, bukas, no, isang larong pinakahihintay ni George O'Connor dahil bukas na yung formal announcement. Right now kasi, masasabi natin triple champion siya kasi hindi pa naman tapos yung stage 10. Pero in reality, ang stage 10 is a formality for him para isuot niya talaga yung officially yung reigning champion ng Ronda Pilipinas 2020. At bukas, no, ang gagawin lang ng mga Philippine Navy right now, stay on the front, control the race, bibit-bitin nila hanggang finish line si George O'Connor, kaya kailangan siya mag-stay sa front para makaiwas sa aksidente. Pero of course, sa mga ibang team, gagawa sila ng different moves at least para makakuha o makasungkit malang ng isang stage, no? And for sure, sa lahat ng team, it's everybody's king. Okay? At since ng Philippine Navy, nakita naman natin na lakas nila, no, para sa kanila gagawin bukas, it's just sort of offensive and defensive play lang, no? To stay on the front at iwas aksidente. At para sa bukas, makikita natin kung paano dadali ng Philippine Navy si George O'Connor patungo sa finish line. At the same time, no, dito i-showcase ng Philippine Navy yung teamwork, no? So, nakita natin na ang mga Philippine Navy, they have this game plan and they're working as a team, no? Sa tagal-tagal kong nanonood ng mga tour, mga pro tour sa Europe, no, at sa Pilipinas, and I say na ang karera sa Pilipinas is getting mature, no? Natututo na yung mga Pinoy on how to play as a team. Unlike before, nakikita natin, pero parang may pagka-individualism pa rin ng sports. But right now, nakikita natin dahil siguro sa exposure na nangyari, ang 7-11 naglalaro na sa ibang bansa, ang Pilipinas rin naglalaro din sa ibang bansa.
So nakikita nila ngayon yung play ng mga foreigner. No? And right now, na-adapt nila ngayon din sa Pilipinas kasi in-implement nila pa talaga maglaro ng as a team ng isang cycling team din sa Pilipinas. At same time, nakita naman natin ang dominant sila. No? Makikita mo dito yung Philippine Navy, 7-Eleven, at saka Go for Gold ang talaga nagdo-dominate. No? Sila talaga yung pinaka-popular na team na may potential na mag-team champion or individual team champion dito sa tour na to. At nakita na rin natin kung paano maglaro yung tatlong team na yun. Sa buong sa entire around the Pilipinas, from day one up to the last stage, nakita natin yung laro ng tatlong team na to na talaga namang panit na lang talaga. Okay? At nakita natin yung laro ng Go for Good as a newcomer sa around the Pilipinas. Nakita natin ang mga bata lang pero nagpakita sila or nag-showcase sila ng ganilang lakas at galing, no? Dito sa around the Pilipinas. And I'm sure for the coming years, makikita natin kung gaano mag-progress ang Go for Gold team. Kasi right now, they have this developmental program para sa kanilang team. And I'm sure for the next few years, makikita natin ang maturity ng team na yan. Right? Since ito yung bagong team, sinasabi nila na medyo dahil bago, medyo hindi masyadong magpapakita ng galing. Pero nakita naman natin, na-prove nila na wrong yung iniisip ng ibang tao, no? Dahil naipakita naman nila kung gaano ka-solid at gaano rin ka-balance ang kanilang team. Pero syempre, ang pinaka-balance sa lahat ng team ay ang Philippine Navy, no? Nakita naman natin yung kanilang lakas, no? Yung level of fitness nila, preparation talaga nila, no? Kasi marami nagdududa kung kaya ba talaga mag-champion ng Philippine Navy or as a team and also as an individual. And nakita natin ngayon na talagang kaya nila because of their preparations, yung level of fitness nila talaga napakataas, no? Makita mo everyday na progress sila from day one up to the last stage. Kaya talaga na naipakita nila yung dominance sila sa race na to, no? And I'm sure for the coming years, magiging mas exciting ang race ng Ronda Pilipinas. So to our reigning champions, sa green jersey natin, sa young rider natin, sa King of the Mountain, to our red jersey, our overall champion, George O'Connor, congratulations to you. Sana ipagpatuloy nyo yung inyong pag-dominate sa ating cycling and the coming years. At sana makita pa namin kayong kumakarela dito sa Ronda Pilipinas at napakataas ng magiging competitive level natin sa following years. Okay mga sports, see you on my next video. Ciao! Welcome, Sports Addict! Yahoo!